Napaka-special po nung araw ngayon, mga kanunal, dahil yun, nag-third birthday po tong baby ko, exactly today, November 11, 2020. How old are you, baby? 3 years old. Wow, weird. So, 3 years old na po si Yuri. Baga, parang mas na-realize ko na sobrang bilis po ng panahon. Kasi imagine, parang dati lang kapapanganak lang niya. And then, alam mo yung dalawa lang kayo sa isang relasyon, takes 9 to 10 years bago kami nagpakasal. Nang wala pa kaming ganitong kaliit na nanggugulo sa amin pagka yung mga ginagawa kami. Worth to treasure yung mga moments na kasama mo yung mahal mo, lalo na kapag meron ka ng baby, no? Ito may tsura ang dungis mo. Ako lang po sa inyo, mga kanunal, kung hindi man ito interesting sa part nyo, pero sa akin, gusto kong i-treasure yung kwento na to at ma-i-document ko ngayon sa vlog ko. Another milestone sa aming buhay bilang mag-asawa, nakapagpalaki kami ng anak to 3 years old. What? Pika! Pika ba? Yes! Pika? Pika ba? So, Pika ba? Pika ba? What are you saying? Pika ba? Yes! Wala ako, ano ba yung kinikwento? Ano ba kinikwento ko, anak? Na napakasaya ako po ngayong araw na to dahil nakapagpalaki po kami ng 3 years old na baby na ganito kasigla, ganito kasaya. Sobrang challenging bago dumating po yung anak ko sa aming buhay. Dahil nung malapit na yung kabuhanan niya, November, ang nangyari sa anak ko sa asawa ko is nadulas siya sa CR. So, nung nadulas siya, natutulog ako dahil pang night shift ako. Ano nangyari? So, siyempre, alam natin pag nadulas, mabigat. So, bumagsak siya. And, yun, the good thing is, hindi naman tumama yung tiyan niya sa kung saamang masamang tayong tamaan, like mga sahig o kubeta. Inaiwasan niya. Kaso, ano nangyari? Diba, pagka nagbubuntis, maselan, at siyempre pagka tumaas yung ano niya, parang, kunyari, nabigla o anuman. So, nakakatakot at pwedeng maapektuhan yung pinagdadala niya. So, nangyari, dinala namin sa ospital. Kaso, ang nakakatakot, mga kanunal, bumagal po yung heartbeat ng baby sa tiyan na asawa ko. At bumibilis, bumabagal. At parang medyo nawawala. Humihina yung sagap niya. So, nangyari, yun yung nakakatakot na part. Siyempre, iniisip ko, malapit na ipanganak. Paano kung may mangyaring hindi maganda, hindi natin inaasahan. Pero, yun na nga, God bless. Kasi, yun, pinanganak si Yuri. Since kabuhanan naman niya, kahit hindi pa talaga yun yung due date ng kapanganakan niya, is naipanganak siya at nang healthy. Yun, nung mga first year niya, first month, sobrang iyakin po na itong anak mo na ito. Tinatawag siyang Colicky na bata. Tama ba Colicky, mami? Yung sobrang iyakin, alam niyo yung talagang kailangan mo siyang palaging buhat, kailangan palagi mo siyang binabantayan, hindi pwedeng hindi siya hawak, kailangan nararamdaman niyo yung presensya mo. Kasi may iba-iba mga bata na okay lang na iwanan, okay lang na iwanan sa crib, sa duyan, sa upuan. Gabi-gabi, madaling araw. Pag gabi-gabi, madaling araw, talagang upuyating ka, hindi ka patutulogin. Talagang, sa lahat ng mga baby, kasi may batch. Ano? Ano? Hindi naman. Hindi, ayaw kumayag. Ayaw kumayag. Ayaw? Ang bait-bait niya. Yun. So, nung mga... Parang alam mo, hindi ko alam yun. So, ano nangyari mo, guys? Nung ika-second birthday niya, first birthday niya, yun, siyempre, quality pa rin siya nun. Pero... Kaya napapansin namin sa bata to na sobrang bibo. Sobrang bibo. Hindi naman sa pagbibida ng anak, no? Sabi ko sa inyo, kung nayayabangan ko sa kwento ko, hindi ko naman kayo pinipilit na panoorin kasi hindi sa documentation lang. Kasi siyempre darating yung panahon yung magdadalaga tong anak. Ha? Ah, kumakain ka ng kanin. Ah, it's gonna rice. Ah, umiit na daw siya ng rice.
kissing race daw siya, Dev. Daddy, apple kanin. Mm-hmm. Apple kanin? Apple kanin. Apple kanin? Uh-uh. Yuck! Don't smoke. So, yun na nga. Tapos nung nag-second birthday Daddy, siya, napapansin namin na medyo Daddy, ano siya. Apple kanin. Apple kanin. Na hindi siya camera shy. Eh. Hindi siya camera shy eh, talagang. Kasi na nahilig lang talaga ako mag-vlog. Here, no, apple kanin. Mm-hmm. And coconut. Coconut? Coconut? Apple kanin? Not apple kanin. Dapat coconut. So yun nga guys, nagsimula talaga ako mag-vlog. Share ko na rin. Kailangan lang talaga ako nag-vlog kasi gusto ko talagang i-document yung buhay namin. The time na dumating sa buhay namin tong anak ko. Na napakakulit at napakabibo. Napaka-energetic. Napaka-masayain. Napaka-bait. Napaka-pangit. Pangit? Pangit si Yuri? Pangit si Yuri. Ganda si Yuri? Si Daddy. Pogi si Daddy? Daddy si Yuri. Si Yuri si Daddy. So yun, as in talagang open up vlog lang to para i-share sa inyo Yuri, na si birthday po ng aking anak at napakasaya po namin na Yuri, si naka 3 years old na po ang aming anak. Ayan, napakaya masiyahin. Yuri, minsan nga naisip ko na sana hindi na talaga dumalo yung oras at manatili na lang siyang ganito na nakilingi sa amin kasi si Yuri si Daddy. Si Yuri si Daddy. Si Yuri si Daddy. Si Yuri si Daddy? Si Yuri si Daddy. Si Yuri si Daddy. Papansin ko na naman sa vlog ko. Kumain ka na nga. Si Daddy. He? Si Yuri si Daddy. Si Daddy si Yuri. Si Yuri si Daddy. Si Daddy si Yuri. Si Daddy si Yuri. Si Daddy si Yuri. Si Daddy si Yuri. At yun na nga guys. Yuri, di natang talk sa vlog natin. Si Yuri. Si Yuri. Si Daddy. Kasi masarap i-document yung masasayang panahon, di ba? Babalikan natin, nakakatuwa, makita mo yung anak mo dati, ganito lang siya, susunod. Alam niyo yung minsan iniisip mo na sana, wag na lang talaga umikot yung oras, sana manatili na lang silang nasa tabi mo, na klingi sila, hinahanap ka nila, gusto ka nila palaging kayakap, gusto nila talaga palaging binubuhat sila. Sa akin sa part ko kasi, hands-on dad ako, hindi talaga ako yung alam yung iniiwanan ko na yung obligasyon sa asawa ko. Ayoko nang ganun eh. Sa akin kasi, the point na you're a dad, you're a daddy, you're a father, hindi obligasyon lamang ng tatay maging provider. Dapat ang tatay, katuwang siya sa pagkalinga ng anak. So kailangan maging hands-on dad ka kahit hindi mo alam kung paano maging mag-alaga, magugas ng puwet, maglinis ng, magpaligo ng bata, mag-ipit, o magsuot ng damit sa anak mo. Kasi mayroong mga tatay na ayaw nila ng ganoon. Pero dapat ginagawa 'yon ng tatay kasi kaya ka nga tatay, eh, 'di ba? Nanggaling din sa iyo siya, katuwang mo ang asawa mo, katuwang kanya. So dapat hindi ka exempted sa mga bagay na ganoon. So sa akin, 'yun ang prinsipyo ko na gusto ko. As a father, dapat hands-on ka sa mga nangyayari sa anak mo kasi darating ang punto na yung lahat ng mga pwedeng consequences na mangyayari sa anak mo eh, whether it be good or bad na mangyayari sa kanya, kung paano siya mag-isip, kung paano siya makasalamuha, lahat yun ay nanggaling base sa kung paano sila pinalaki ng magulang nila. So ayoko naman dumating yung punto na kung sino ba yung sisisihin ko, yung asawa ko ba dahil siya yung nag-alaga o yung kung sino man. At least alam ko sa sarili ko na kung saan ako nagkukulang. Unlike sa iba na ang nagpalaki, lola. Unlike iba, nagpalaki, tiyahin, o kaya katulong. So, ano nangyari? Nagtataka sila kung bakit ganun nangyari sa anak nila. Alam naman nila eh, pinalaki naman sila ng matino. Hindi na nagasalta ng tapos dahil bata pa ang anak ko, marami pang mangyayari sa inaharap. Pero para sa akin, mas gusto ko na ako bilang ama, eh maramdaman niya, dumating sa punto sa buhay niya na merong isang tatay, eto, ni-record yung kanyang buhay, yung kwento niya na, oh, yung daddy ko pala, talagang
Si Yuri! Oo, opo, si Yuri. Dinodocument niya yung buhay ko mula bata ako. Diba alam niyo yun? Ewan ko sa inyo, mga kanonal, meron ba sa inyo na makapagtago pa ng picture ng picture niyo yung bata kayo? Naitago ba ng nanay at tatay niyo yan? O naalo doon ng baha dahil sa sobrang lakas na, dahil palagi tinatamaan ng ulan yung bahay niyo o binabaha yung lugar niyo? Meron kasing ibang tao na hindi na nai-record, hindi na nai-document yung buhay nila. Pero sa akin kasi gusto ko, since special yung aking anak sa buhay ko, mas maganda na i-document na i-document yung mga nangyayar sa kanya. And especially yung mga magagandang bagay. Yung mga magagandang bagay, lalo na yes! Kasi alam nyo guys, minsan dumating sa punto natin na parang nalulungkot tayo, namimiss natin yung mahal natin. Ano? Beatles na yung buka. Happy birthday! Yeah, katulad niyan, yung mga ganyang kakulitan. Actually, kalilinis ko lang. Tumo, yan o. Dungis-dungis na naman. Happy birthday! Happy birthday! Ala, yung... So yun, point of prioritization mga kanonal. And cooking! Yes! Daddy's cook. Nilagyan pa ng kutsara. So, ang point of prioritization, conclusion ko lang sa kwentong ito, guys, yun, nagpapasalamat po ko sa Panginoon dahil, yun, nakaraos sa third birthday ng anak ko. Simple, pero masaya. Pero sulit kapag nakita mong masaya yung anak mo at nakikita mong na-appreciate niya yung ginagawa mo. Happy ka ba? Happy ka? Happy si Yoy? Ikaw pa mo. Ah, happy si Yuri sa cake. Hindi pala siya appreciative. Sa cake lang siya masaya. Ang pangit! Yeah! So, yun lang po guys. Nagpapasalamat talaga ako sa pong may kapal na talagang napakatindi, napaka-blessed na ibinigay niya sa amin si Yuri ng healthy, walang sakit, at yun, mabait na bata. Sana, dumating pa yung mga panahon na mas maging maganda pa yung dali ng aming buhay, na anak ko po ay lumaking mabuti at may takot at respeto sa Diyos. Yun lang guys. Yun. Happy lang. Sobrang saya ko lang po ngayon na panibago yung tunay naman ng buhay po namin bilang mag-asawa, na ang asawa na nandito na yung sumasalo sa video namin. Pero yun. So, I hope natuwa kayo sa aming video. Konting kulitan. Bago lamang kayo sa aming channel, eh mag-subscribe na po sa aming channel at huwag niyo po kalimutan, i-click ang bell notification para lagi tayo updated sa lahat ng mga video. At palagi po kayo mag-iingat dyan sa inyong mga bahay, mag-suot po ng mask, at huwag po tayong pasaway. Yun lang po. Tama ba, Yuri? No. No? So, yun lang po. Bye-bye! Bye-bye! Subscribe! Aray! 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 O, patay mo na!